Hindi, hindi totoo. Ako po si Father Luciano Felloni from the Diocese of Nova Liches, kasalukuyang Parish Priest ng Kristong Hari Parish sa Commonwealth Avenue. Kabataan ko, naging aktibo ko sa simbahan at naging napakasaya yung paglilingkod sa simbahan bilang katekista. And that time, I remember na lagi kong sinasabi sa sarili, kung ganito ako kasaya on weekends, bakit hindi pwede everyday? Ba't kailangan may ibang buhay? Ba't kailangan tulad ng iba ay matapos ng career, nag-apply sa isang trabaho, ba't hindi pwede ganitong kasaya all the time? So yung question na yan, naging question na nagdulot sa akin na mag-isip ng buhay pagpapa. Muntik hinimatay, muntik pinatay ako, muntik lahat. Talagang ayaw na ayaw ng nanay ko, higit sa lahat. Yung papa ko ay medyo okay. Ang sinabi niya is, di ko mang gustuin, kung gusto mo, basta be a good priest. But yung nanay ko, hindi. Talagang nagalit, hindi ako kinausap ng ilang buwan, nagdrama-dramahan. At umabot yan na hanggang pare, nagdasal siya araw-araw na lalabas sa pagpapare. So it took her a long way hanggang sa natanggap. But eventually natanggap din nila. Hindi totoo. May kalungkutan minsan tulad ng kahit anong buhay kasi tao din kami kahit hindi halata. Pero is napakasaya na buhay. Di naman sayan, hindi ako pinatay. Hindi pa ako nakalibing. So, andyan, hindi naman kailangan lahat ng tao ay may sariling pamilya at anak. Yung pare, napakarami yung pamilya ng pare. Believe it or not, napakaraming tao tumitingin sa kanya bilang tatay. Ewan ko lang. Ako hindi. Hindi ako broken-hearted. Yung naging broken-hearted noon, yung girlfriend ko. So, huwag assuming na kami lagi ang naiwan. Baka minsan kami ang nang-iwan. Totoo po yun. Totoo po yun. Kasi ang commitment namin is kay Jesus. Una sa lahat, kay Jesus. And dahil doon, full time. At full time, ibig sabihin full attention, full energy, buong isip, buong puso. Kapag may asawa, very unfair sa pamilya mo. Kaya the church make a decision. Sino magiging pangunahin sa puso mo, hindi po pwedeng dalawa. Aking parish priest at yung kanyang assistant. Nakataon, ngayon sasabihin ko very rare na both of them napakabanal. So talagang yung parish priest at ang assistant, they were very holy priests and very inspiring. Siyam. Difficulties, yung isa, kararamdaman ko lang yung palipat-lipat, yung pag nalipat sa ibang assignment, andoon yung attachment, andoon yung mahirap bumitaw at lumipat, pero posible din yan. So, yan ay isa.
Yung isa is yung problema ng mga tao na minsang overwhelming at minsang di malam kung paanong dadalhin. So, very important na marunong magdasal yung pare kasi walang ibang pupuntahan ang problema ng lahat kundi sa Panginoon. So, yun ang mga burdens ng priest. Very happy. My priesthood, I think very simply, some na-inspired sa akin nung ako na-ordain, no? I have to be a teacher of the word, a minister of the sacraments, and leader of the community. Yung tatlong bagay na yan, parang nagbibigay ng direksyon sa pagpapare ko. Ako yung matakot kasi napakahaba ang proseso para mag-realize na hindi para sa iyo. Pero sayang kung hindi mo sinimula, kung nararamdaman mo na may calling. Laging tanungin na kung nararamdaman mo na may kulang pa sa buhay, and you try everything, and you try a career, you try a job, at still may kulang pa, baka ito nga yung kaligayahan na maglingkod full time and full energy kay Lord. Okay.